Yan. Yan. Gusto ko kita pa rin yung texture niya. So, makikita nyo yung texture pa rin dito. And yung mga spots talaga. Splatters. Mga circles. Ang aking arbor dyan. So, spicy ingredients in cooking inamo. So, what's up sa mga tropa natin dyan? Ngayong araw na tuturuan ko kayong paano gumawa ng stunning cooking thumbnail or any thumbnail na gusto nyong gawin para sa inyong mga vlogs using Android application. Gagamit muna tayo ng Android application para doon sa mga Android users, no? And kung may version nito as iOS, then why don't you just download it? Okay? So, napakadaling gamitin ito. Kung kaya nyong i-premium, may pera kayo pang premium, then mag-subscribe na kayo for premium. Pero ang ginagamit ko lang to kasi yung parang ano lang, free version lang nito. No, pero kung may premium to at may pang premium kayo, why not? No? Kasi marami siyang ads. No? Minsan matagal at hindi mo may skip. So without any further ado, tara! So welcome back dito sa tutorials natin. Wala pa tayong thumbnail maker dito pero magda-download tayo ngayon sa App Store, no? Kasi meron ako dito app thumbnail maker, medyo parang hindi ako kontento sa gawa niya. Para mas maganda yung isa. So magda-download tayo sa App Store para malaman niyo kung anong thumbnail maker specifically yung sa atin. So thumbnail maker. Yan. Basta thumbnail. Lagay yung thumbnail, lalabas yan. So, ito. Yan ang kukunin natin. Install natin yan. Yan. Dapat ma-install natin yan. Yung icon na yan po ang i-download natin. So, ayan. All downloaded na siya dyan. As you can see here, I was the one who recently gave them a review. I gave them 5 stars. Nice app for bloggers who do not have PC to create thumbnail. I highly suggest this app. How I wish to send you many samples. Thanks in advance. See that? Yeah. We have 5 stars. No? Topin natin. So, nasayahan talaga ako. So, allow natin. Yan. Ganyan talaga pagka Android. So, let's create. Ayan, ito. Ito dapat pag click nyo nung create thumbnail, dapat lalabas yung mga sizes, no? Yung mga presets natin, no? Ayan. Gagamitin natin may 16:9 or meron din dito for YouTube, no? Dito makikita nyo yung pula na yan. Thumbnail 1280x720. Yun yung sinasabi niya dito. Ayan yung 16:9. Gagamitin ko kasi ratio ang ginagamit ko para lahat ng wide. Ayan. Sasakto siya sa YouTube, no? So, in this case, I changed my mind na gumamit na lang ng picture na download natin sa Google. Ayan. So, I use this one. Kasi pagka-cooking kasi gusto ko parang may kahoy-kahoy siyang textures. Ayan. So, try natin isakto. Ayan. May kulay-kulay siya. Gusto ko may textures. So, okay lang natin yan. So, pag nandito na tayo, ayan, dito may mga layers dito na pwede nating ilock. So, kasama, may papakita ako sa inyo. So, i-open muna natin agad tong stickers natin. Kasi minsan naglalag to eh. Tested ko na kasi stickers na to. Dito tayo sa mga stickers na to, kukuha ng mga icons natin for cooking or anything, no? Ayun, summer, offer, birthday, flare, offer sticker, travel, marketing, car, so forth and so on. So, pupunta ako dito, since food ang ating tema, pupunta ako dito yung eto. Yan. So, eto ang gusto ko. Yan. Yan ang gusto ko dyan. And, in that case, may shadow na siya, no? May shadow na siya. In that case, since malawak ito kasi pre, isang gagawin natin, ilalak natin yan. Ilalak natin. So, bakit natin ilalak? No? Para hindi natin, kahit magalaw-galaw natin dyan, sa sobrang laki po kasi nung square niya, para hindi na natin i-readjust, igagawin natin yan para kahit anong touch natin dyan, hindi siya gumalaw. So, i-unlock natin para
ipantay lang natin siya dyan sa gitna kasi hindi siya pantay. Ayan, so this one may be work. Okay, so lock natin yan dyan. Is it recording? Tingnan. I will just try to check kung nagre-record siya. Yes, it is. So, dito, gagawa tayo dito ng font, no? Gagawa tayo ng font na spicy. Is by C. Kasi mag-spicy tayo. Kunyari yan, nalulutuin natin. And I will select a nice font na sasakto. No? Hanapin nyo lang kayo, mag-browse kayo dito. This is one of my favorite. Kasi gusto ko masaya. Yan, so, dapat happy, no? Yan, so spicy. Yan, lalagyan natin yung spicy. Yan, so hindi kita, no? So, pag ilagyan natin yung spicy, press natin yung yellow, and then, makikita nyo ito, controls, fonts, color, space, opacity, and shadow. Para mag-appear yan lalo, maglagay tayo ng opacity ng naka-default ang anong kulay ba ang shadow niyan. Walang shadow, no? Piliin lang natin yung shadow dito na black. Tama ba? Black na ba yan? May black na ba siya? Yes, may black na yan. Opacity natin, sagad natin siya. Ayan. Para stunning siya dyan, pagkalinagay natin siya dyan. Spicy. So, we'll add again a spicy ingredients. Ingredients. So, gawin uli nating dito tayo sa opacity, shadow. Maglagay uli tayo ng shadow. Shadow. So, shadow, hindi ko makita kung nakasilig ako dun sa black. Ayan, nakasilig ako sa black. Ulit, silik ko yung black. Ayan. Tapos, punta ka dito sa color para magawin siyang puti. Ayan. Spicy ingredients. So, palitan ko ng konti. Ayan. Ayan. So, dito, ayan, hindi mo pindot yung spicy, no? Kasi cover nitong, ano, cover nitong malaking yan. Malaking, ayan, no? Pwede mo naman palitan niya na ganyan. Ano? Para mapindot mo spicy there. Para ma-edit mo if in case na. Pwede mo ilipat, pwede mo adjust. Kung gagawin mo dyan, pre, parang ito, gagawin mo dyan, is ilock mo na lang. So, ano ba yun? Ingredients. O, ilock mo na rin yung spicy. Ayan. O, di parang picture na siya. Parang na siyang rasterized na tinatawag sa Photoshop. So, isa pa. Spicy ingredients. In cooking. So, may spicy dapat yun eh. Gagawin natin, may spicy mamayan. Ingredients in cooking. So, in cooking. Yan. So, in cooking natin is, dapat is, malaki ito eh. Ay, hindi. Dapat, naandun yung in cooking natin sa ingredients, no? So, edit natin to. Punta ko sa font, sa control, edit. There, tanggalan natin. Cooking lang dapat to. Cooking ng ina mo. Ayan, diba? At, yan. Dapat itong stunning na malaki. Ganda natin to. Tapos, lock natin mamaya. Masyada itong malaki. Siguro kailangan natin itaas. Itaas yung iba. Ayan. So, gawin natin siya gaya ng ginawa natin kanina. Default niyan is black. Shadow sa font, sa color space tayo, yung puti. Ayan. Ayan. Tapos ito mga to, iba. I-lock natin si cooking para yung sa taas. Yung iba, yan lock natin si spicy. Si edit natin yan. Gawin kong may spicy yun eh. Ayan, so i-edit ko yan at papakita ko sa inyo kung anong kalalabasan.
So ayan. Okay, so ganito yung pagkakadesign niya, no? So ganyan. Yan na yun. Pero yan. So kung dito hindi kayo makasigurado at hindi nyo matansya, no? Mayroon po ditong controls. Ayan, yung pababa, pataas. Paganyan. Right, left. Ayan. Pindot nyo dito sa taas para matanggal yung sizer. Ayan, tapos baba. So, para hindi ko mapindot yan, ilock ko lang din siya. Ayan. So, parang gusto ko pa mag-add ng font lang. Spice ingredients in cooking. Lagyan natin ng ina mo. Para ayan, para mayroong para spicy talaga siya, di ba? Like for example, lagyan natin shadow, sagad natin. Gawin natin siyang dito sa font, gawin natin siyang red. Yan. Stunning ba? Medyo parang hindi. Siguro hanap tayo ng yan. O, lagyan natin dito parang subscript lang, no? Ayan. Dito, parang may konting design. At medyo parang kakaiba. Ayan. Cooking ina mo. Ayan. So, yan actually. So, with that, na makikita nyo ganyan na itsura niya. So, let us add some flickers or anything that we can add para maganda siya. So, maghanap kayo dito para magiging really stunning siya. Stunning. Ayan. So, para makita natin yung makikilak ko para makituro ko. No? Ayan. Para makita nyo po yung mga para mag-appear actually. Mag-appear tong mga fonts na to in the background. So, dito po. Punta kayo dito sa effects. Hanap lang kayo dito, marami actually dyan. At eto, ayan. Para makontrol yan, gusto nyo mata, halos lahat yan. Ayan, ayan, pwede. Diba? O ito, ayan. Total, kita naman yung texture, kita naman yung kahoy, no? Parang ganyan, no? Diba? It is really appearing and appealing also. Ayan, ganyan. Or ito, diba? O, nakikita nyo ba? Napakaganda, also ganyan. Ganito. So, meron ako ginawa dito is rainy. Rain siya. So, gaya ng aking sample, makikita nyo. Eto. Eto. Yan. Eto ang gawa ko. Kasi yan, gumawa ko ng texture niya. Eto. Yan. Pero in this case, since linalaro natin, para makita natin yung mga samples. Yan. So, dito kayo gagawa. Yan. Kita nyo na. So, napakadali lang pong gawin, no? Kinakailangan lang natin is creativity. Okay? So, yan. So, meron dito. And then, meron dyan. Oh, gusto nyo, parang bagong taon na pagkakaluto. Ito, actually, one of my favorite. Yeah, one of my favorite yan. Kasi meron siyang spots. Kita nyo ba yung mga spots na yan? Yan. Gusto ko kita pa rin yung texture niya. So, makikita nyo yung texture pa rin dito. And yung mga spots talaga. Splatters. Mga circles. Ang aking arbor dyan. So, spice ingredients in cooking ina mo. So, thank you sa inyo lahat. And hope this tutorial found to be very helpful for you guys who are just starting your vlogs like me, like us, or for us small YouTubers who are of course aspiring to grow. So thank you so much. Until next time, my name is Duma. There you are.